Hello, good day sa inyo mga boss. At ito ngayon ay may bago tayong project na gagawin ay Dustel. So yan, nagsusukat na po ako nung Pistyro na pagdadrawing natin. At yan, inumpisa ko po agad ma-drawing after natin sukatan. Gumawa ko na ng grid. In grid kasi magandang tulong yan. Napakalaking bagay ng itutulong ng grid para makuha natin yung sakong size or sukat ng design na puzzle or yung project na gagawin natin ngayon. At bali yung puzzle po na gagawin natin ay maliit lang po siya. Mga 5 feet ang taas niya lang po. At yun, after natin siya masukatan, madrawing, at ito yun, umpisahan ko na po siyang mag-cut. Yan po yung pintuan ng ating castle. At yan naman po yung yung parang tower niya. Yan po yung sa may gilid. Maliit lang ang size na ginagawa natin na styro backdrop, yung castle, maliit lang po siya. Ang labad niya po ay 4 feet, tapos ang taas niya naman po ay 5 feet. Yan, inumpisahan na po natin siya katin o lagyan ng mga kanal. Tapos yun po yung ginagawa ko na yan ay para po yun sa mga guide. Para kahit magpintura ka ay hindi siya nabubura o hindi ka makakaligtaan kung saan yung yung mga detail hindi mawala. Para kahit magpatong ka ng patong ng pintura ay hindi siya mawawal. Ito yun po yung naumpisa natin na tapusin yung sabubong niya. At yan, iniligyan ko na po, tapos iniligyan ko na po siya ng mga detail. Or yung mga didikitan ko na parang manin niya yung tawag dito sa mga terrace. Well, yan po yung terrace na ginagawa ko or yung dinikit ko. Bali yung gamit ko po doon ay glue stick yung pinandikit ko. Sa glue stick naman po na paggamit ng glue stick ay huwag masyado mainit kasi pwede niyang lusawin yung styro. Pagka sobrang init, magkakaroon siya ng butas or hindi siya masyadong didikit sa matagal. May katagal na mapagka ganun. Kasi na imbis na dumikit na maayos ay nagkakaroon siya ng uka sa loob. At yan po yung castle na ginagawa natin. Bali yan po yung ginagawa ko ngayon dyan ay yung para man niya bintana. Sinukatan ko po siya. At yan. Ayan, after ko makasukat ay kinat ko na po agad para may ilagay or may dikit ko na po agad dun kung sakto siya doon sa paglalagay niya. Yan, after ko po makakat ay niliya ko po agad yung gilid nung bintana. Yan. Bali yun po yun. Kung mapansin yun din. Ayan po, ganyan po yung ginagawa ko. Kung nakikita niya po ay nilagyan ko siya ng mark. Para ayun, sabi ko nga po, yung kinagandaan ng mark na yun ay para po yun sa mga kapag nagpintura ka ay hindi nawawala or hindi siya nabubura. Para hindi niya po nakakaligtaan. Yan po, yung sa may bubong ay nilalagyan ko na po siya ng mga kanat. Kinagandahan po niya kapag nilagyan niya po nung gano'n yung parang kanal. Datla. Yung kinagandahan po nung pagka pininturaan niya po siya kahit na flat yung pintura, pagka flat yung kahit na flat yung pintura na na gawin niyo ay magkakaroon siya ng shadow. Kung nakikita niya po dun sa may tablet, ayun po yung design or yung pinagkukopyahan natin na castle na gusto ng client. At ayun, kung nakita niya po yun, after ko pumalagyan siya ng gatla, yung pader, ay sinunod ko na po agad yung yung tower. Yung tower yun yung po yung ginagawa ko ay para po yun sa yung parang terrace. Thank you.
Yun, sir, kung alam po yung ginagamit kong Lia, ang number po niyan ay 120 na Lia. Pangkahoy po yan eh, or pwede na rin siguro kahit sa inyo, pero maganda yan, ano ha? Pag Lia kayo ng gistayro ay dadaan ninyo lang or huwag masyadong madihin kasi pag madihin yung pagkakaliya nyo ay pwede magkaroon siya ng mukha-uha. Yun, after ko mahaliya lahat ng castle na gagawin natin or pipinturahan natin, ayan po naka, bali nadikit din na rin ko siya, hindi ko na po na videohan kung paano ko siya idinikit dyan. Bali ang gamit ko lang po dyan para may ilagay dyan or may dikit sa styro na yun ay toothpick lang po. Ay, napisahan ko na po. Bali yung, sir ko lang po yung ano, yung tawag dito, yung brush na ginagamit ko ay pa, ano po yan eh, sa makeup. Mas maganda po kasi yan eh, gawaan. Marami siyang paint na nakukuha at patahin na problema siya talagang ano, maganda, solid, walang masyadong ano. Tawag dito yung parang alam niyo yung ano, yung marking ng brush kapag nagpipaint kayo, diba? I mean, nari nagkakaroon ng mark. Yan pong ano, yung pang makeup na yun, wala. Napakaganda po niyang gamitin para dun sa styro. Yun, so bali na, podwaan ko na po yung pader ng tastel. Ayan, nilalagyan ko na po siya ng detail. Yung brush na gamit ko ay number ano po ata. And parang 7 po yata yun or 12 mga ganun. Yan o, makikita niya, diba? Napakalinis. Yan yung castle na ginagawa natin. Medyo rush na po yan eh. Kaya kailangan matapos. Matapos ko po agad. Kasi kapag kinabukasan, kukunin ka agad yung castle na yun. Kaya agad tinatapos ko. At ayan po, after natin ma-detail nung castle ay dinikit na po agad natin. Ayan, dinikit na po natin para makita ko yung resulta ng ating ginawang styro backdrop na castle. Ayan, bali yan, glue stick yung gamit ko. Paalala lang po, huwag masyadong mainit para hindi masyadong masira yung styro. Kailangan sakto lang yung init. Kailangan, huwag yung sobra. Ayan po yung finished product na ating ginawa. Ayan. Sobrang ganda yan. 5 feet lang po yung haba niya. Tapos yung dapat niya ay 4 feet. Yan. Kung at sa mga gusto pong magpagawa ng styro backdrop ay PM niyo lang po ako or i-chat niyo po ako sa ating Facebook page para mapag-usapan natin yung mga design na gusto niyo para sa inyong mag-birthday na anak yung, o yung team na gusto niyo para doon sa inyong gagawing birthday party. Maraming salamat po. Bye-bye.